Ayun guys, ano ba naman to? Kaproblema pa ako sa laptop ko. Hindi nagre-read yung CD-ROM. Pero naisip ko meron pa ako isang laptop yung Lenovo na hindi ko ginagamit. Kinuha ko rin kasi yung memory niya, binagdag ko dito. Kaya naging ano siya. Ano mo kita hindi dito. Ah, doon pala kita hindi dito. Ito. Ayan. Memory nilipat ko dyan. So, hindi nagre-read yung CD-ROM. Ayaw, ano, pumukas. So, may isa pa akong laptop na pwede kong ipalit dito. So, samahan nyo ako guys, activity ko ngayon. Ito muna gagawin ko ngayon, wala muna ng auto-auto ano pa. Kasi kailangan ko to. So, let's go guys. So guys, ito yung laptop ko na sira. Ang CD-ROM. Kagabi ko lang na ano, kasi ayaw mag-read ng signal pa ko yung CD, hindi siya nagbabasa. So, possible lang sira na ito eh. Baka yung lens nasira, pero yung motor mismo sa loob. At ito naman yung luma kong laptop na Lenovo. Gumagana naman to, pero hindi ko na rin siyang masyadong ginagamit kasi kinuha ko yung memory niya eh. Nilagay ko dito para maging 4GB siya. Para, syempre, upgraded naman kahit pa paano, diba? So, ito yung luma. Ito yung ginagamit ko ngayon na nasira. So, ang kailangan nating tools eh, precision lang, dalawa lang. Pagpasensya nyo na isa, baloktot. Okay? Okay. 3 hours later. Can you move along? So, guys, mag-start na tayo mag-tunan ng CD-ROM, DVD-ROM sa laptop. Yung naririnig yung aso, huwag nyo lang pansinin yan. Siguro di pa nakakain. So start na tayo ha. Ito nga pala, tip lang. Kung nag-stack up yung CD nyo at ayaw mag-eject, ito lang ang pipindutin nyo. At ayaw. Ayun. See? Tanggal na yung cover and then yung CD. So ayan. Kung kahit wala siyang power, matatanggal niya siya. So tanggalin na natin ang CD ha. Ito pa pala yung CD. So tanggalin na natin ang CD, DVD-ROM ng laptop kong ginagamit. So kalimitan lang naman yan eh, andito lang ang part nyan. So ang screw nyan, ito lang. Wala na nga ibang tatanggalin, kundi ito lang. So, tanggalin na natin ah. Ayan, tanggal na, di ba? Itong tornilyo, lagi nyo lang itatabi kung saan. Iisang lugar lang para hindi magkawalaan. Sumpitin nyo lang yan dyan. Ito. Ayan. Natanggal na siya. Diba? Umurong siya. Ayun. Ayan. So, ito na siya. Guys. Ito kasing CD-DVD-ROM ng laptop. Eh, plug and play lang to. Na dati akala ko kailangan paklasin itong buong laptop na to. Yung pala eh ganun lang. Na-discover ko lang to nung nasira itong lagay ng screw at biglang umurong. Sabi ko, oh, yun lang pala yun. So, eto na guys, yung hindi gumaganang DVD ROM ng lumakong laptop. So, pero kailangan guys, tanggalin nyo pa rin ito. Dahil gagamitin pa rin ito dito para sa pagpapalitan ng isa. Kasi yung isa ko eh okay pa naman. Problema lang nun eh yung mga keyboard sira na.
Ito kasi okay pa siya. Okay pa siya. So, ihiwalay muna natin at para hindi siya magka halo-halo. Tabi muna natin 'to. Ito yung luma kong laptop. So, tatanggalin din natin siya. Katulad din ng ginawa doon. Kalimitan lang naman eh lahat. Pero kung mapapansin nyo, ito, hindi siya katulad doon ng lagayan ng screw, kundi nasa loob lang. Diskartehan nyo na lang at pag-isipan kung nasa ang banda siya. Makikita nyo naman yan kaagad, ma-analyze nyo kung saan ang part ng DVD ROM na andun lang din yung screw nun. Iisa lang naman ang screw nun para sa mountaining niya sa bracket. So ito, wala siyang sa labas. So possible, nasa loob siya. So tanggalin natin ang cover. Ayan, wala na siyang cover. Pansinin nyo, wala na rin siyang memory. Kasi yung memory na ito, nilipat ko rin doon sa ginagamit kong laptop para mas um-upgrade siya. Yung hard disk na ito, tinanggal ko rin. Ginawa kong external kasi sayang naman. Dito ko siya nilagay. Ito guys, para at least may mga backup ako. Diba? Yun ng quick tips lang naman eh. Sayang din naman kasi ito dahil hindi nagagamit. Kaya yun ang nilagay ko doon. Mga pwedeng kahuyin dito, pwede rin doon. Depende, case to case din. Iba-iba kasi yung model eh. Pero yung generic o general, pwede mo siyang gamitin. So back tayo sa CD, DVD, ROM guys ha. Tanggalin natin ulit to. Boom. See? Kahit walang power, natatanggal siya kung nag-stack up yung CD mo. So, sabi ko naman sa inyo, ulitin ko, kung saan yung part ng CD, DVD, ROM nyo, naandun lang siya. So, ang screw, ito. Tanggalin natin. Wala lang akong channel. Pero kaya natin yan. Mas maganda sana kung may chami. Kung hindi, siyempre yung kuko. Baka pwede. Pang kulangot. O yan. Tanggal na screw. So, ganun lang ulit din. Ganun lang guys. O, kita mo. Halos iisa lang din ang itsura niya. So, tatanggalin natin itong cover ng DVD-ROM para sa model na yun. Yan. Ito ang sa Lenovo. Si pares lang guys, di ba? Ang iba lang ng brand. Kita nyo. Halos pares na pares lang guys. Ito yung sira sa existing na Acer ko. Ito yung sa Lenovo. So ito ang ilalagay ko syempre. Nga lang, ang bracket magkaiba. Kita nyo ang bracket na to. So tatanggalin nyo na lang din yan pagpapalitin nyo para i-match nyo. So tanggalin na natin. Oh, nalaglag. Importante talaga dito, dapat may changi ka. Ito yung bracket sa Acer.
lag mo naman yung tornillo. Pero okay lang yan. Nandyan lang naman yan sa harapan. Tabi muna natin itong bracket nito. Ang importante yung bracket ng Acer. Okay, kita nyo naman din may aro din siya. Tingnan nyo, yung aro. Ibig sabihin, yun yung ibabaw niya. So guys, tabi muna natin tong Lenovo na to. Ito na ang Acer. Ilalagay muna natin. So kita nyo pinagkaiba. Ito eh, labas lang yung screw nya. Kaya mas madali. So sasalpak na natin. Plug and play. Kapain na lang yan dyan. Papasok at papasok na naman yan. Yo! Kita nyo guys. Ayun yung screw. So, ilalak na natin siya para ay balik na natin at hindi na gumalaw-galaw. Balik na natin ang screw. Yan. So, ito naman. Mamaya natin ibabalik. Kailangan muna natin sundutin ulit siya para ay pumasok. Yan. Ito ulit. Pangkulangot lang ang gagamitin natin. So, para maigamit nyo at magmatch pa rin siya, tatanggalin nyo lang yung external na cover niya. Yan. Dihalpak lang naman yung diretso. Yun. See? Ay, mali pala. Hindi pala ito yung sana. Sa Lenovo pala to. Yan, ito pala sa Acer. Sorry. Nalito na ako. So, yan. So, okay na siya. Tetestingin na lang natin. Kung gagana o hindi. 6.5 hours late. Ayun guys, gumana na siya. Ito kasi yung sa DVD mga drives kaya. So open natin guys na. Yun, nag-re-read na siya. So, okay na. Okay guys, so ito, may install ko na yung games ko. So, thank you guys. Sana magustuhan niyo yung ginawa kong DIY. Sharing lang naman ito para sa mga hindi marurunong na kayang-kaya naman na gawin niyo kung ano yung pwede nilang gawin na simple lang naman. Hindi na kailangan palalunin pa. So guys, thank you ulit.